Nakaburol na po ngayon sa Antipolo Rizal ang OFW na si Rowena Gomez na natagpuang patay sa Hong Kong. Base sa lagay ng labi at mga naiwan niyang gamit, kumbinsido ang kanyang pamilya na pinatay raw siya at hindi nagpakamatay. Nakatutok si Micaela Papa. Sa notebook na ito ni Rowena Gomez, bakas ang kanyang pagtitiis sa Hong Kong habang nagtatrabaho para sa pamilyang malayo sa kanya. Tila kayamanan na ito para sa inang si Aling Lucia. Ang notebook kasi kasama ang wallet at maletang di magawang buksan ang tanging naiwan mula sa OFW na anak na natagpo ang patay sa dagat sa Hong Kong noong February 5. Sa hirap po ng buhay, ma'am eh. Kaya nga siguro siya nagpipilit na bumalik uli. Nakikita yung sitwasyon ng mga kapatid niya, mga pamangkin niya. Sa lamay, nakatakip ng tela ang labi ni Rowena dahil sa malubhang kalagayan ng katawan. Ilang buwan pa raw bago ilalabas ang autopsy result ng Hong Kong Police. Wala pa yung resulta ang sariling autopsy ng NBI. Ngunit kumbinsido ang pamilya na may foul play sa likod ng pagpanaw ni Rowena. Tagilid kasi ang ulo at may itim na marka sa dibdib at binti na animoy pasa ang katawan ni Rowena nang dumating mula Hong Kong kahapon. Kahit anong bigatun ang problema niya, maalala at maalala niya kami. Maalala niya yung pamilya niya. Na hindi na lang sa kanya umaasa, kundi iniintay na makauwi ng buhay. Sa tulong ni Rowena, ang pamangkin si Jerica ang unang makaapak sa kolehiyo sa kanilang buong pamilya. Ipagpapatuloy daw ni Jerica ang magandang kinabukasan, alang-alang sa tsaheng nagsilbing ikalawang ina. Siya po yung tumayong nanay ko nung iniwan po ako nung nanay ko ng bata ako. Ako po yung tutupad ng pangarap. Sa Miyerkules, itinakda ang libing ni Rowena. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras.